sa kabilang linya po si Attorney Romy Makalintal tungkol ito dong sa lumabas na balita kay Vice President Leni. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan. Ano yung balita? Hindi ko ba nababasa yata? Hindi ko ba nababasa? Nakulaman lahat ng pahayagan ngayong umaga. Ang sinasabi ay maaring mawalan ng bilang ng mga boto matapos ang recount ng kanyang itong face-off ni na dalawa ni Bongbong, ni dating Senador Bongbong. Dahil yun daw ay natuklasan daw na about 5,000 votes para kay Robredo ay na-invalidate after 2 weeks of recount ng balota mula sa kanyang probinsya, home province, sa Camarines Sur. Ang reduction ay dahilan sa natuklasan na 1/4 lamang ang shaded daw. Di ba dapat buo? Wala katotohanan niyo, kabayan. Bakit? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi unang-una, wala pang ruling ang PET tungkol sa bagay na yan. Pangalawa, yung sinasabing 1/4 lamang ang shading, iyan ay observation lamang ng mga revisors. Pagka ikaw ay nag-revise, katulad doon nangyari sa ating kikwa kay Loren. Ni Loren Legarda. Ang sinasabi nako, nananalo na sila. Di ba? Mm-hmm. Kasi yung mga revisors, siyempre gumagawa sila ng claim, kini-claim nila na ito hindi dapat bilangin, ito ay dapat na hindi bibilangin kay ganun. So, ay, hindi ba trabaho ng revisor yung mga yon? Ko na lang yan, para lamang mapaganda lamang sila sa paningin ng kailang mga client ng mga boss nila. Ganun ba yun? Yan hindi ko niyan, walang kwenta yan dahil sa yung observations ng mga revisors, yan ay hindi binding sa tribunal, yan sa decision ng PET doon sa Ramos, Defensor Santiago versus Ramos. Yung mga observations ng mga revisors, observations lang yan. At saka yung sinasabi ng yung 1/4 lamang na shade. Oo. Pero hindi ganun kalaki. Siguro wala pang tatlo po na ganun. Hindi ganun kalaki. Nagtataka ko ba? Pero pwede bang invalid ang isang boto kung 50% ang shaded lang? Ay, hindi. Hindi ka bayan. Yun ay objection ng kalaban. Uh-huh. Objection nila. Hindi pa yun. Wala pang ruling na ganun na invalidated. Tsaka isa pa, nagpalabas na mayroon namang resolution dyan ang COMELEC na kahit na 1/4, binibilang yan kasi yun ang threshold na ginawa ng COMELEC. Ano, ha? May resolution na yan as early as September 2016 na yung threshold na 1/4 na yan, yan ay valid vote yan ng mga kandidato. Mm-hmm. Kaya yung sinasabing ganun, hindi totoo yun. Ako, wala pang 100 kabayan, kaya... Pero ano bang guideline ng mga revisors tungkol dyan sa mga shaded na yan? Ang guideline nila, sinasabi nga nila, nasa 50% ang sinasabi ng Supreme Court. Pero 50% dapat accounted? Oo, yung shaded. Ano, ha? Oh, 50% shaded or more. Ngayon, sinasabi lang, bakit ang iba daw less than 50%? Kasi hindi pa nga naibigay ng COMELEC yata sa Supreme Court yung threshold na tinatawag. Na ano ba talaga ang dapat bilangin, binibilang ng makina, 25% ba o 50% ng shade? So, ang dapat bang mag-desisyon yun ay PET o COMELEC? Or... Sa COMELEC na kinukuha yun. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin ng PET na sa kanila manggagaling ang threshold kasi COMELEC ang nagpatakbo ng eleksyon. So iyon ay ang COMELEC, pag binibigay lang yung notice sa Supreme Court, so bibilangin din. At saka kahit na walang notice ang COMELEC, basta yan ay may check, may counting marka sa mga desisyon ng Korte Suprema sa mga election cases, yung intention ng voter ang pinag-uusapan. Ano ba talaga ang intention ng botante? Iboto ba siya o hindi siya iboto? Kaya yung mga desisyon ng Korte Suprema sa bagay na yan, lagi ng pabor sa mga botante. At yung kahit na less than 1/4 ang shade, ano, ha, binibilang yan sa mga kaso. Pero di ba, kaya, bago ka bumoto, sinasabihan na kagad ng mga botante, buuin nyo ang shade ng ano, ha, ng yung bilog na maliit. Oo. Pero sabi din niya, huwag kayong lalampas. Baka hindi mabasa ng computer. Karamihan ganyan, kabayan, hindi rin nasusunod. Ano, sa experience namin, halos marami rin na ganyan na hindi nakakasunod. Pero sa mga probinsya, mga iba't ibang mga lugar, konti lang yan. Sa kabuuan, sa buong Pilipinas, medyo malaki-laki ng konti. Pero sa mga bawat probinsya, ano, Camarines Sur, yung siguro mga kulang-kulang na 100 presintong na bilang na ngayon, wala pang 100 o wala pang 30 ang nangyayari. Na-reduce daw ng 5,000 votes.
hindi totoo yun, kabayan. Walang gano'n. Oo, hindi ba, totoo yun. Lahat ng dyaryo, huwag mo sabihin fake news ito. I don't know kung saan nila nakuha yan. Pero hindi ako naniniwala na invalidated yan. Kasi walang na-invalidate na balota. Observations, maaaring sinasabing observations, pero not invalidated ballot. Ano, so, kaya, hindi pwedeng... No, hindi otherwise, nandun na sana ako, tumakbol sana ako sa PET kahapon. Hindi nga ako nagpupunta doon dahil sa yan, a revision process lamang. Ano, kaya hindi it's not a cause for alarm. Ano, otherwise, sana tumawag na sana ang kliyente ko sa akin. Baka kinausap na agad ako kagabi ni Vice President Leni. Hindi tumatawag sa akin. So, hindi, baka no, ikaw lang ba abogado niya? Oh yes, I'm the lead lawyer. Ako ang kanyang lead lawyer. Si Attorney Brillante, 6'2". Ay, hindi. Hindi naman siya abogado doon. Wala siyang hinahawakan sa kaso ngayon. Wala akong kano yun. Hindi ko, napakalayo pa sa bituka, ka, uwi ka nga. Kaya, kung yun yung nakabasa ho yan, huwag po kayo maniniwala, hindi wala po katotohanan na na-invalidate. Maraming nakabasa ito dahil halos lang pahigan ngayong umaga, ito ang laman. Halos naman lahat ng nakabasa ay nakikinig sa kikikabayan. Kaya sigurado kong malalaman na nila. Naku ha. Okay. Thank you, attorney. Thank you. Yeah. Salamat. Oh,